Welcome to Star Profile, where you can learn the life of trending and newest stars in Philippine showbiz. If you are new to this channel, please don't forget to like and subscribe. Ano nga kayong pakiramdam po ni Gosho na umiibig? Pero palagi ko lang narinig sa radyo yun eh. Lagi pinapakinggan ni Lolo. Yung babae, palagi na lang umiiyak. Pero sa bandang huli, tumatawa na rin siya, ngumingiti na rin siya. Masarap ang umibig, Marimar. Ay, Pulgoso. Masarap nga sigurong umibig. Diyos mio, narinig ba ako, Marimar? Kilalanin natin ang Kapuso Primetime Queen at ang most followed celebrity sa Facebook na si Marian Rivera Gracia o mas kilala sa kanyang screen name na Marian Rivera. Siya ay ipinanganak noong August 12, 1984 sa Madrid, Spain at lumaki sa Bacoor, Cavite. Ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Javier Gracia Alonso na isang Kastila at si Amalia Rivera na isang Pilipina mula sa Cavite. Ang kanyang mga magulang ay nagpakasal at kalaunan ay naghiwalay noong siya ay 3 taong gulang pa lamang. Pagkatapos nito ay dinala siya ng kanyang ina sa Pilipinas kung saan siya lumaki. Gayunpaman, ang kanyang ina ay kinailangang umalis upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa ibang bansa at si Marian ay pinalaki ng kanyang lola sa ina na si Francisca Rivera sa Bacoor, Cavite. Ang kanyang kasalukuyang edad ay 37-year-old. Nationality, Filipino-Spanish. Height, 5'2". Education. Siya ay nag-aral ng elementarya at high school sa St. Francis of Assisi College System sa Bacoor at nakapagtapos naman ng Bachelor of Arts in Psychology sa De La Salle University, Las Marinas. Pagkatapos makagraduate ng kolehiyo ay nagtrabaho siya sa isang mental institution sa Mandaluyong. Nag-OJT din siya noon sa ABS-CBN bago pa siya maging artista. Occupation. Siya ay isang Pilipinong aktres, television host, modelo ng commercial, recording artist, dancer, social media influencer at entrepreneur. Si Marian ay unang nakilala sa showbiz sa kanyang mga pangunahing pagganap sa telebisyon bilang si Marimar, Jezebel at ang pinakasikat na Pinay superheroine na si Darna sa Kapuso Network. Alleged net worth. Sa kanyang halos mahigit 16 years sa show business ay maituturing na isa na si Marian sa pinakasikat at pinakamalaking bituin sa kanyang henerasyon. Nakagawa na siya ng mahigit 20 pelikula at kabi-kabilang teleserye at programa sa Kapuso Network. Siya din ang isa sa pinaka-in-demand at bankable actress sa ngayon. Naging endorser na siya ng mga pinakasikat na product brand sa Pilipinas mula sa mga produktong pampaganda, pagkain, damit, shampoo, fast food chains at maging mga gamot at real estate properties. Naging isa na siyang household name sa kanyang mga ginampanang karakter sa telebisyon. Nakapag-release din siya ng 2 solo albums under Universal Records na parehong naging Platinum Records at maging ang kanyang single na Sabay-Sabay Tayo noong 2009. Bukod sa kanyang mga properties at mamahaling sasakyan ay nag-venture din siya ng mga businesses tulad ng mga apartments, condominium units at maging sa kanyang online flower shop business na Flora Vida na ngayon ay nag-expand na rin sa clothing at home furnitures. Ayon sa networkspot.com, sa kasalukuyan si Marian ay mayroong mahigit kumulang na 500 million to 800 million pesos na net worth. Husband. Ang kanyang asawa ay ang sikat ding kapamilya actor na si Dingdong Dantes. Sila ay ikinasal sa Cubao Cathedral sa Quezon City noong December 2014. Sila ay biniyayaan ng 2 anak na babae at lalaki na si Nazia na ngayon 6-year-old at si Ziggy naman na 2-year-old. Showbiz career. Lingid sa kaalaman ng karamihan bago pa siya maging isa sa pinakamalaking bituin sa showbiz ngayon ay nagsimula muna si Marian bilang isang commercial model ng mga sikat na produktong pampaganda tulad ng Skin White Lotion kung saan siya una na discover ng executive producer ng Tape Inc. na si Tony Tuvera noong 2005. Matatandaang noong mga panahong iyon ay si Angel Locsin pa ang pinakamalaking bituin na talent ng GMA7, bago ito lumipat sa kalabang istasyon na ABS-CBN noong 2007. Una siyang nag-debut sa telebisyon noong napasama siya sa afternoon drama series na Kung Mamahalin Mo Lang Ako bilang bida kasama sina Era Madrigal at Camille Prats noong 2005. Matatandaang siya ay unang itinambal rito sa showbiz royalty na si Oyo Boy Soto, sa nasabing palabas at nasundan pa sa mga sumunod na seryeng Agawin Mo Man Ang Lahat at Pinakamamahal noong 2006.
Naging supporting cast naman siya sa Super Twins na pinagbidahan ni Jeneline Mercado at Nadine Samonte at sa Malaysian Philippines romance drama series na Muli na pinagbidahan naman ni Alfred Vargas at Malaysian star na si Kerry Lee noong 2007. Nakuha ni Maria ang pinakamalaking turning point sa kanyang showbiz career noong nag-audition siya at napili bilang gaganap sa sikat na Mexican icon noong 90s bilang title role sa Marimar noong 2007. Dito niya unang nakatambal ang kanya ngayong loving husband na si Ding Dong Dantes. Ang kanilang Pinoy version ng Marimar ay lubos na nagpasikat sa kanya sa showbiz industry at maging sa international viewers nito sa ibang bansa. Matapos nito ay ginampanan naman niya ang mga sikat na obra ng batikang manunulat na si Mars Ravelo. Ang una ay sa drama romance fantasy series na Jezebel noong 2008 na nasundan pa sa kanyang pagganap sa iconic Pinoy superheroine na si Darna noong 2009 kung saan si Marian lamang ang artistang gumanap sa dalawang maituturing na iconic character sa Philippine pop culture history sa kanyang henerasyon. Hanggang sa nagsunod-sunod pa ang kanyang mga di matatawarang pagganap sa mga teleserye sa GMA Network tulad sa Ang Babaeng Hinugot sa Aking Tadyang noong 2009, maging sa naging Pinoy version ng sikat na Korean drama series na Endless Love noong 2010 at sa pre-colonial television drama series na Amaya noong 2011. Muli din silang nagtambal ni Ding Dong sa My Beloved noong 2012 at itinambal din siya kina Dennis Trillo at Rafael Rosel sa Temptation of Wife noong 2013. Nakasama din niya ang Asia's multimedia star na si Alden Richard sa Carmela, ang pinakamagandang babae sa mundong ibabaw noong 2014. Gumanap naman siya bilang inang Reyna Minea sa naging remake ng pinakasikat na pantaserye sa Kapuso Network na Encantadia noong 2016 at ang huli ay ang pagbida niyang muli bilang superheroine na si Supermom noong 2018. Samantala una naman siyang nag-debut sa big screen noong napasama siya bilang supporting role sa Metro Manila Film Festival entry na Enteng Kabisote 2, Okay Ka Ferry Ko, The Legend Continues noong 2005. Ito ay nasundan pa sa kanyang pagganap sa horror film na Pamahiin noong 2006 at sa comedy drama na Bahay Kubo, A Pinoy Mano Po noong 2007. Una naman siyang nagbida sa mga pelikulang My Best Friend's Girlfriend katambal si Richard Gutierrez at One True Love katambal si Ding Dong Dantes noong 2008. Lumabas pa siya sa apat pang pelikula ng kaparehong taon, sa Desperadas 1 and 2 Scaregivers at sa Shake Rattle and Roll 10 na nasundan pa sa kanyang paglabas sa Tarot noong 2009, Super Inday and the Golden Bibe noong 2010, Temptation Island at Ang Panday 2 noong 2011. Nakagawa pa siya ng dalawang pelikula noong 2013 sa My Lady Boss at Kung Fu Divas at ang huli ay sa Metro Manila Film Festival entry na My Big Boss Inc.'s Adventures noong 2014. Nagkaroon din siya ng mga cameo role sa iba't ibang pelikula, gaya ng sa indie film na Noy noong 2010, sa Twin Academy Class of 2012 noong 2011, sa Dance of the Steel Bars at Extra noong 2013, sa Kubot La Aswang Chronicles 2 noong 2014, Imagine You and Me noong 2016 at ang huli ay sa pelikula ni Vice Ganda na Fantastica noong 2018. Sa kasalukuyan si Marian Rivera ay maituturing na isa sa pinakasikat at pinakamalaking bituin sa kanyang henerasyon. Dahil na rin sa kanyang kasikatan sa telebisyon at maging sa mga social media platforms ay nakasama siya bilang isa sa mga naging hurado sa katatapos lang na Miss Universe 2021 na ginanap sa bansang Israel kung saan lubos siyang hinangaan maging ng mga taga-ibang bansa dahil sa kanyang angking ganda at elegance on screen. Siya ay aktibo pa din sa GMA Network kung saan siya binansagang Kapuso Primetime Queen. Mapapanood pa din siya bilang host ng drama anthology show na Tadhana kung saan pini-feature ang mga kwentong buhay ng mga overseas Filipino workers na itinuturing ng mga bagong bayani ng ating bansa. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa kanyang mga ginampanan sa telebisyon at pelikula.
magaling. Gawin mo nang bahala dito. Sige! Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe for more videos of your favorite Pinoy celebrities.